Ngayong araw na to, pag-uusapan natin ang iba't ibang klase ng tanga. Kailangan mong tiisin na magmukhang tanga. Na magmukha kang tae sa paningin ng tao. Sa paningin mo, sa sarili mo. Dahil nakita nyo na nga sa title ng video na to, so simulan na natin mga beshi kong makikipot. Number 1, ang mga forever friendzone. Sila yung mga tao na walang sawang nagmamahal at nag-i-stay kahit alam nila na hanggang kaibigan lang naman sila ng mga taong mahal nila. Hindi sila nagsasawang makinig sa mga kwento ng buhay ng mga kaibigan nila kahit pa na minsan ang ikinikwento sa kanila ay ang sakit na nararamdaman nito sa taong totoong mahal nito. Pero eto pa rin si Beshi kong makipot dahil nga mahal niya, makikinig pa rin at magpapanggap na totoong kaibigan kahit nasasaktan na. You stupid! Sa totoong buhay lang naman kasi, karamihan sa kanila ay pinili na huwag ipagtapat ang totoong nilang nararamdaman sa mga taong mahal nila dahil, syempre, ayaw din nilang masira yung pagkakaibigang nabuo na nila sa matagal na panahon, ang ingay ng chicken. Nakakainis. Kaya naman, instead na masira ang pagkakaibigang binuo ng matagal na panahon, hahayaan na lang nilang maging friendzone na lang sila forever at magtatanga-tangahan na hindi masasabi at kikim-kimin ang nararamdaman nila sa mga taong mahal nila. Tawa, ang mga rebound. Paano yung mga tipo ng tao na kinabugpa ang bulkasil sa pagiging panakibutas best? Ilang silang nandyan kapag iniwan ng mga taong mahal ng mahal nila ang gulo. So, sila yung laging nandyan kapag yung mga taong mahal nila ay iniwan ng mga totoong mahal ng taong mahal nila. Gets mo ba? Handa silang tanggapin na sila ay panakibutas lamang kasi ganun talaga. Rebound nga eh. So, sobrang pagmamahal nila sa mga taong mahal nila o sa mga tao na iniibig nila, okay lang na maging proxy sila. Kapag nagkabalikan na yung taong mahal nila tsaka yung original, pwede tanggal sa eksena, pero keri lang. Kasi tanggap naman nila kung ano yung mangyayari kahit na ang sakit-sakit na best. Tatlo, ang mga financier, tagagastos, manager. Yung mga tao na willing magbayad, willing gumastos, willing mag-ubos ng kaba ng yaman para lang sa mga taong mahal nila. Nakakalungkot paminsan ay parang binibili na lang nila yung pag-ibig ng taong gusto nilang makasama. Yung pang pagkakataon na yung mga taong to ay nag-uubos ng pera para sa mga taong mahal nila to the point na hindi na nila nagagampanan yung responsibilidad nila sa mga pamilya nila, which is nakakasad. Piling ibigay ang pangangailangan ng mga gusto nilang makasama or ng mga taong mahal nila kaysa sa pangangailangan ng either anak nila, nanay, kapatid, at kung anik-anik pa na importanteng gastusan sa bahay. Lagi po nating tatandaan na ang mga tao sa kategoryang ito ay hindi lamang limitado sa mga member ng LGBT community. Kami po akong kilala, babae, straight guys, na ganito, gumagastos ng bonggang-bongga para lang sa mga taong mahal nila. Pangalan ng pababes? Ang apat, ang mga borrowers o nang hihiram lang. Dito, pumapasok sa kategoryang ito ang mga eskabetse, ang mga other woman, at ang mga other guys sa buhay ng isang taong may karelasyon na. May relasyon mo kayo naman ako. Relasyon? Relasyon. Querida kapet number 2 mistress relasyon. Handa silang manghiram ng oras at atensyon sa mga tao na mahal nila kasi alam nila sa sarili nila na option lang naman sila. Ganun pa man, kahit kabit ang tingin sa kanila na nakararami, tanggap nila kasi nga mahal nila eh. Tanggap nila sa sarili nila na never silang magiging priority at never na never mapapasakan nila yung taong mahal nila kasi pag-aari na ito ng iba, at nangihiram lang sila. Lima at ang pinakahuli sa lahat, ang mga desperado at desperada. Yung mga tipo ng tao na pinagsama-sama mo na lahat. Rebound, borrower, financier, at kung ano-ano pa. Yung mga tipo na gagawin ng lahat
mapasa kanila lang yung taong mahal nila. To the point na sisirain nila yung relasyon nung magjowa para lang makapasok siya. At syempre, para mapasa kanya yung taong gusto niya. Kasi hodang magalit sa kanya yung mga tao sa paligid niya at maging masama yung tingin sa kanya ng lahat, carry lang. Basta makuha niya lang yung taong mahal niya. Pa sa point na makakasakit na sila ng damdamin ng iba or worse, makakasira sila ng relasyon at pagsasama ng mga tao sa paligid nila. Pero like what I have mentioned, carry lang. Kasi nga mahal nila at gusto nilang mapasa kanya yung taong to. Yan na nga po muna ang iba't ibang klase ng mga taong tanga. Tanga pagdating sa pag-ibig. At kung nga ba ginawa ang video na to, simple lang mga best. Tandaan mo lang, sasabihin kong to. Kahit kailan, wala namang masama kung magmamahal ka. At dumarating talaga sa buhay ng isang tao na minsan magpapakatanga ka. Lagi mong tatandaan na lahat ng bagay sa mundong to dapat may limitasyon. Alam mo na na wala ka ng pag-asa at kung alam mo na na wala naman ng papupuntahan ng pagmamahal mo kundi masasaktan ka lang, eh sumuko ka na, bes. Again, walang masama kung magmamahal ka ng iba, pero sana matutunan mo ring mahalin ang sarili mo. Oo, mahirap. Mahirap mag-let go. I've been there, done that. Pero sa huli, wala ka naman na ding magagawa eh. Kahit magpakatanga ka, kung hindi ka naman talaga niya gusto at hindi ka naman talaga niya mahal, eh wala lang din, bes. Kaya move on din. Lagi ko ang sinasabi, always leave something for yourself. Para kapag iniwan ka na niya, yung something na yun yung gagamitin mo para tumayo ka at bumangon ka at muling magsimula. At hanggang dito na nga lang tayo mga beshikong mga ikipot. Kung nakarelate ka or kung sakali namang may kakilala ka na tao na isa sa mga categories na nabanggit ko, well, do not forget to click share. Don't also hesitate to like this video at mag-subscribe ka na rin para updated ka sa mga future videos ko. Future topics, you can also put your comments below. You're free to do that anytime you want. Eliminate the bashers. Thank you so much for watching, guys. Till next time, I'll catch you on the next one. Bye! Love you guys. Mwah.